Isa lang naman ang hiling ni Dan Paul Montenegro. At iyon ay mahalin siya pabalik ng kanyang mahal na asawa. Subalit alam niya na hindi nito mapapabigyan ang kanyang gusto, dahil in the first place, sa pilitan lamang niyang ipinakasal ito sa kanya. At dahil na rin sa frustrations, insecurities at selos na nararamdaman niya, humahantong sa minsan sa puntong sinasaktan niya ito ng physical and he forces her wife to have make love with him. Hanggang kailan kaya ito magagawa ni Dan sa kanyang asawa? Ganito na lamang ba ang kanilang senaryo? Wala na bang pag-asa na may salba ang kanilang relasyon? Magawa nga kaya niyang mahalin din siya nito. Oh, parati na lamang niyang sasambitan ang mga katagang, I'm sorry, my wife. Hello po sa lahat, please support my YouTube channel, please like, share, subscribe, and hit the notification bells for more update. Kahit na nakatuon ang atensyon ko sa tinitimpla kong hot chocolate ay lumilipad, ang isip ko sa lahat ng ginawa ko kay Tina kahapon. Marahas ko na naman siyang binigyan ng make love. At kung nasarapan o nag-enjoy ba ako, hindi. Hindi ko kailanman ikinatuwa iyon. Parang ang lahat sa amin ay sapilitan. Dan, of course, sapilitan na ang lahat ng ito sa simula pa lang. You want this in the first place, right? You forced her to marry you so she deserve this hell. I smiled bitterly. All I want to do is to love her and not to hurt her. Ngunit dahil na rin sa selos ko, sa mga hinala ko, insecurities, kasama pa ang katotohanan na hindi niya ako mahal, wala na kong ibang magawa kundi ang saktan siya para sumunod sa akin. Nakakababa ng pagkakalalaki ang ginagawa ko at alam ko iyon. Pero tao lang din ako na nasasaktan, kapag sinasampal ako ng katotohanan na hindi ako mahal ng taong mahal ko. I admit that all the things I did and done to her are all bullshits. Pero hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto ko lang naman na maramdaman niya ang buo kong pagmamahal. Gusto ko lang naman na mahulog din siya ng malalim kagaya ko. Pero matigas siya pakiramdam ko, kaya niyang itapon sa isang iglap lang, ang pagmamahal ko at baliwalain lang ito na parang basura. Well, Tina, my wife, I'm sorry. I won't let the hell out of you leave me and be the casualty here. I love you and you are mine. Alam kong wala akong makukuha sa'yo na kahit ano pero ayos lang. Hindi naman ako humihingi ng kapalit sa'yo, na mahalin mo ako pabalik. Na kahit iyon naman talaga ang gusto ko, matitiis ko. Para sa iyo, makakaya ko. Matitiis ko. Ang gusto ko lang ay iyong makita mo na para sa sa'yo, ang pangarap at mundo ko, iyon lang naman. Layong kama at pambubugbog na ginawa ko sa kanya, nangyayari lamang iyon kapag nalalasing ako. Tao lang din ako. At kapag nas agad, hindi ko na alam kung anong mga bagay ang nagagawa ko. May kamalayan man ako, lahat naman ng tangi kong naalala ay galit at selos. Ito na ang ikatlong beses. At ito na talaga ang huli. Natigilan ako sa pagtitimpla ko nang marinig ko, ang mga yabag ni Tina na palagay ko ay kabababa lang galing sa kanyang kwarto. Pinipiga ang puso ko nang minasdan ko siyang tulala at wala sa sariling nilagpasan ang table kung saan ako naroon. Namutla ako na di inaalis ang tingin sa kanya. Kinakain na naman ako ng konsensya sa lahat ng kagaguhan na ginawa ko. Anong ginawa ko sa mahal kong asawa? Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tahimik kong kinuha sa medicine cabinet ang medicine kit at nilapitan siya. Babe, kinakabahan kong tawag para huminto na siya sa paglalakad. But it seems like, she didn't hear me. Para lang akong hangin sa kanya. Hinawakan ko ang likod niya. Babe, bitiwan mo ako. Nandidiri ako sa'yo. Nakakadiri ka, malamig niyang utos, saka pumiksi sa kamay kong nakahawak sa kanya. Hindi ako nakasunod sa kanya at hinayaan siyang lumayo sa akin. Kahit nahirap na hirap siya, nagawa pa rin niya iyong sabihin sa akin ng matuwid. Nag-igting ang pangako. Huminga ako ng malalim, tumangala at pumikit ng mariin. There, she said those painful words again. Isinantibi ko na lang ulit ang sakit dulot ng kanyang mga salita at nilapitan siya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagpatinag sa kanya. Kahit na nagmatigas siya sa huli ay wala na siyang nagawa kundi, ang hayaan akong gamutin siya. Para siyang walang buhay na tumalima sa akin. Pinaupo ko na siya sa sofa. Nang magkaharapan kami ng upo, mas lalo akong nahabag. Minura ko ng maraming beses ang sarili ko nang makita ko, ang magang-maga mata ni Tina,
Ang putok niyang labi, gul-anit na damit at bra na nakalaylay ngayon sa kanyang balikat. Ito talaga ang kinatatakutan ko. Ang masaktan ko siya dahil wala na akong kontrol sa sarili ko. Na parang hindi ako yung gumawa, na ang kamay ko pa ang siyang dahilan kung bakit siya may mga sugat ngayon. Yeah, I know that I'm an asshole. Yet I never like that. And never will be. Pinahiran ko ng ointment ang kanyang pumutok na labi. Bigla siyang umiwi sa ginawa ko at umiwas ng tingin. My heart crushed and I felt a pain of guilt. Hanggang kailan matatapos? I don't want this kind of life. Mas lalo lang akong nahihirapan kapag parati kaming ganito. I'm sorry, sambit ko, saka napayuko. Hindi ko magawang tingnan ang kanyang mga matang matatalim na halatang galit sa akin. Karapatan niya iyon. Sa dami ng ginawa ko sa kanya na ganito, ramdam ko ang muhi niya sa akin. Kung bakit kasi hindi na lang niya ako magawang mahalin pabalik. Kahit na hindi, pahalagahan naman niya kahit papano ang pagmamahal ko. Isn't it wrong to ask? Sa lahat ng katarantaduhan ko, iyong pinapangarap kong masayang pagsasama, pinalalayo ko palalo. I'm the most asshole in the world. Umangat ako nang tingin nang marinig ko ang tawa niyang matabang at pagak. Napaawang ang bibig ko na tinatitigan siya. She unbelievably looked at me, I am sorry. Pinagpatuloy niya ang pagtawa, ngunit hindi iyon umaabot sa kanyang mga mata. I'm sorry na naman. Anong akala mo sa sorry mo? Band-aid na panapal ng mga sakit na ginawa mo sa akin. Sigaw niya, please lang, pwede. Kung paulit-ulit mo namang sasabihin yan, tinuro niya ako ng mariin, i-record mo na lang yan, ha? Masayang payang laway mo. Hinuyam ko ng mahigpit ang kamay ko at mas lalong yumuko. I deserve her words. I deserve her cold treatment. I deserve the pain. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya sa galit ko, kailangan kong danasin ang galit niya. Hindi ko naman magagawa yun kung ano, inanggitan ko lang siya ng tingin at minasdan ang nagpupuyos niyang histura. Kung hindi mo ako nakitang nakipaglandian sa boss ko, bulyo niya, nanginginig, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wala kaming ginagawang masama, diinan niya ang huling salita. I don't believe it. I really don't believe. Anong hindi? I saw him, mariin kong sabi. I saw your boss flirtingly talking to you. Naalala ko na naman yung boss niyang haliparot na lapit ng lapit sa kanya sa bar na iyon. Kung makahawak pa kay Thina, ang lagkit. Parang inaalisan niya ako ng trono sa ginagawa. Isa ka pa kung makangiti ka sa kanya, ang lamang. Ang sweet. Samantalang sa akin, umiwas ako ng tingin, ano, ha? Pinagpalit mo na ako sa Judas na yun, ha? Pahina ng pahina ang boses ko sa pagbitaw ko nyon. Samagap ako ng hangin dahil sa paninikip ng dibdib ko. Pinagpalit mo na ako kasi siya ang mas nagpapangiti sa'yo, ha? Here I go again. A desperate. Damag. Iiyak na naman ba ako dahil sa mga kabiguan at inggit? Ngayon pa lang, pipigilan ko na ito dahil ayokong makita niya. Are you crazy, Dan? Kahit nga na mamatay ka pa sa harapan niya, wala siyang pakialam. Ikatutuwa pa niya. Pinanangkitan niya ko ng mga mata. So, you are stalking me all over and over again, sarkastiko siyang umisi. Ano, Dan? Minumulto ka na naman ang ginagawa mo sa akin, ano? Kaya, para kang tanga na binabantayan ang lahat-lahat ng ginagawa ko, napailing siya. Yes, we are flirting. Nanlaki ang mga mata ko. Anong sabi? Kumuyam ang kanyang panga at nangulimlam ang kanyang aura. We are flirtingly talking because we're both happy for the success of our project, nang uuyam niyang pagpuputol. Matagal na naming pinagpagyaran yun, Dan. Lahat ng sama ng loob ko sa'yo, binuhos ko sa proyektong yun. And you don't ever dare call Drew you're the biggest asshole, Dan. You manipulated my damn whole life and you're not even contented. Humihingal siya. Namutla ako nang makita kong lamandes ang luha niya. You wrecked me. You goddamn wrecked me. Ano? Masaya ka na sa pambababoy mo sakin. Dan, I hate you. Umiyak siya ng umiyak, sabay takip ng kanyang palad sa mukha niya. Napaawang ang labi ko at tigalgal akong pinagmasdan siya. Sampal lahat sa akin ang lahat ng kanyang sinabi. I stalked her every day. Kumukuha ako ng lahat ng detalye. Nalaman kong nagpapagod siya sa opisina para makaiwas sakin sa bahay. Madalas siyang ginagabi para hindi niya ako malapitan. It hurts the whole me.
Mistulan akong isang aso na pinapalayo ng kanyang amo dahil nandidiri siya rito. Mas lalo pang dumagdag ang sama ng loob ko dahil sa pagiging malapit niya sa Drew na iyon. Nanghihina akong nilapitan ng humihikbing pang si Tina. Ngunit tinabig niya lang ang kamay ko. I'm sorry, my voice was croaking again. It's my fault. It's all my fault. I just did those things because I love you, beggingly, I said. She threw me instantly her very cold stare. Oh, Jesus, is this a life that you want from me? From us? Can't you just let us be happy as a one couple? No, Dan, umiiling niya akong pinagmasdan. You don't love me. Cause if you do, you won't hurt me this bad. Tumayo na siya sa harapan ko at tinalikuran ako. I feel so sorry for you. Dan, you're just a shit who forces his partner to love you by means of hurting. Pinipilit mo sa kahit na anong paraan, masunod ka lang. Nakakaawa ka, matigas niyang wika sa huli. Habang siya'y humahakbang palayo, unti-unti na namang nabibiyak ang puso ko. Nararamdaman ko na lang na namamasa ang magkabilang pisngi ko. Ang tangi ko lang nasambit ay puro sorry. Wala akong ginawa kundi ang humingi ng patawad sa lahat ng kasalanan ko sa kanya. Sa hulit huli pa rin, ako ang magmamakaawa sa kanya. Na kahit ako ang higit na nasasaktan, palagay ko siya pa rin ang tama at ako ang mali. And the most painful thing is that even how many times I beg for her forgiveness, she will never accept it. She will never forgive me. Babe, eat please. Ito na ang 10th beses na pagkatok ko sa pintuan ng kwarto ni Tina simula pa kanina. She didn't want to eat her breakfast. Halatang ayaw niya akong harapin. But she needs to eat. Dahil kapag hindi niya iyon ginawa, magkakasakit siya. Wala na yatang paraan kundi, ang takutin ko na naman siya nang sapilitan. I don't want that to happen. Ayoko, pero alam kong wala akong magawa. Babe, please, alam kong galit ka at ayaw mong makita ako. Pero kumain ka muna, pagsusumamo ko. Here I go again. Ilang beses na akong nagmakaawa na kumain siya, pagkatapos mangyari sa amin yun at ilang beses na rin niya akong tinatanggihan. Bumuntong hininga na lang ako at nilapag na lang sa sahig ang tray na dala ko. Babe, just eat, please. Malungkot ko na lang na tinalikuran ang kanyang kwarto at bumaba na. Hindi talaga kami magkatabi ng kwarto. Kasama iyon sa napagkasunduan ko sa mga magulang niya. What we have in our marriage was forced. It was all my idea. I decided not go to work and didn't let her be alone in the house. Maganda rin na gawin ko ito para hindi maulit sa utak ko ang lahat ng nangyari kagabi. Sa gitna ng paglilinis ko sa sala, napukaw ang atensyon ko sa isang treasure box na nakalagay malapit sa wedding picture naming dalawa. Dinampot ko iyon at pinakatitigan iyon ng matagal. Matapos noon ay binuksan ko ito at tinignan ang nasa loob. Unti-unti dumaan ang ngiti na may bahid ng lungkot sa aking labi, nang makita ko ang regalo niya sa akin noong mga bata pa kami. Isang maliit na origami na swan. She gave it to me on my 17th birthday. Sinong mag-aakala na ako pa ang gumawa ng dahilan kaya napalayo sa akin ang taong mahal ko. I was in junior high when I met Tina. Papunta kami noon sa isang social gathering ng lahat ng business partner ni Dad, dahil obligado kaming sumama ng nakakabata kong kapatid na si Dane. He's 2 years younger than me. This is so boring, nakapang-alumbaba kong ani habang hinihintay kong sumakay si Dad sa kotse. Katabi ko si Dane na noon nasa 14 years old. He's busy playing his PSP. Just entertain yourself, kuya. Tingnan mo, I'm playing my PSP. Pang-eengganyo niya. Ngumisi ako. I played with that since forever, Dane. And you can't just defeat me cause I always hit the high score pag mamayabang ko. Sumimangot siya at umismid. Yabang mo kapag tinalo kita rito sa need 4 na speed, huyo ka sakin, medyo iritado niyang nasabi. Natawa na lang ako sa panghihimutok niya. I knew it on myself that he can afford to get loose. Lalaban siya hanggat kaya niya. Napatingin na lang ako sa driver's seat dahil sa pagbukas sa ranyun, hudyat na nakasakay na si Papa. Dumungaw siya sa akin. We're now going to the party. Behave there, okay. Bahagya akong napaatras ng balingan ako ni Papa ng naninangkit na tingin. Especially you, Dan. Huwag kang gagawa ng kalokohan doon.
Utang na loob. I laughed at myself again because of his reaction. Because I was too bored with that party the last time, I played hide and seek with my friends who were invited to that party, too. Di ko naman sinasadya na mahigit ng aking paayong saksakan na main power rin pala ng event na yon. At dahil sa pangyayaring iyon ay binigyan ko sila ng agarang blackout. Akala nila, pinasok sila ng magnanakaw. Nang malaman ni Dad na ako yun dahil sa ginawa niyang imbestigasyon, kitikot-takot na sermon ang inabot ko pagka-uwi. Eh, labas din naman sa tainga ko ang lahat ng kanyang sinabi. Tumango lang ako sa sinabi niya. Bumiyahe na kami. We're just three in the family. Mom died when I was young because she had complications in giving birth to Dane. Diane survived, but not her. We moved on with that painful event with our life. Dad became a mom and dad for us. Hindi niya kami pinabayaan. Hindi niya rin kami binigyan ng luho ng sobra. His body for the two of us. Tumingin akong muli sa mga kotse na katabi namin. Sa paglingga-lingga ko, isang babae ang nakapukaw ng aking atensyon. Maalon ang blonde na buhok nito. Makinis ang balat niya at maputi. Kahit na nakatagilid siya sa akin, kita ko pa rin mula rito, ang tamang linya ng kanyang kilay at ang malalim niyang mga mata. At ang labi niya, shitty malambot kaya iyon kapag nahalikan ko na. Damn! Ano bang nangyari sa iyo, Dan? Nakakita ka lang ng babae, nayanig na ang mundo mo. Akma na akong iiwas ng tingin pero nagitla ako nang lumingon siya sakin. Shock was written all over her very beautiful face, as she caught me staring at her. I got amazed when I saw her eyes, brown leon, at mas lalo layong tumitingkad kapag natatamaan ng sinag ng araw. She's a living goddess for me, paano pa kaya kapag talagang nasa harapan ko siya. Paunti-unting nanlaki ng bahagya ang kanyang labi, at pinagkatitigan ako na parang sinusuri ako, kung bakit ganoon ang tingin ko sa kanya. Nang bigla niya akong pagtaasan ng kilay at irepan ako ay napanganga na ako. Eksaktong green light na at nagsimula nang tumakbo ang kotse nila. Naramdaman ko na lang na sumusunod na rin kami. Nang makabawi na ako sa reaksyon ng babaeng iyon ay napahagalpak ako ng tawa. Ibang klase yun, eh. Damn! Minaldita ako. Akala ko, magiging pareho rin kami ng reaksyon. Damn that girl! Kuya, anong ninangisi-ngisi mo dyan? Napatingin ako kay Dane na tumigil pala sa paglalaro ng PSP dahil nahuli niya akong humahalak-hak. Ngumisi akong napailing. Wala, Dane. Wala. Sayang. If only our paths would cross again. T. In just matter of God's time, we're here at last at that event that time. Panigurado ng tatama rin ako roon dahil noon pa man, alam ko namang walang patutunguhan ito. Kadalasan ang mga taong narito ay walang alam gawin kundi, ang makipagsosyalin at magpayabangan. Kung gaano sila kay Aman, they like fame, money, glam. Tuloy, kailangan kong umakto na kunwari ay interesado ako na kahit ang totoo ay hindi. Bumaba na kami sa Camry. Pagkalabas pa lang ni Dad, sumalubong na agad ang isa sa mga event coordinator ng Business Expo. Sir Montenegro, he smilingly began. We're glad that you came, he added. Inilahad ng lalaki ang kamay nito sa aking ama. Ngumiti lang ng tipid si Dad at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Pagkatapos ay sinulyapan kami ni Dane noong bumaba na kami sa sasakyan. Bumalik na ang tingin niya kay Dad sa kaiminuestra ang red carpet at pinalakad na kami roon. Dane, stop playing with your PSP. Pabulong na saway ni Dane na nakaharap noon na naglalakad. Bumusangot ang mukha ni Dane at umirap kay Dad. Hininto niya agad amang paglalaro. Why he needs to stop me from playing my PSP? I didn't do anything bad, humalukip-kap na reklamo pa niya. Parang di ka nanas anay, kibot balikat kong ani. We're here at the Business Expo at Gateway Business Park. Maraming mga bigating business officials ng iba't ibang mga kumpanya sa Pilipinas. Ang nagtipon-tipon dito para pag-usapan kung sino ang gustong maging customer ni ganito at ni ganyan. Kadalasan na narito ay mga Japanese, Americans at Koreans. Narito kami dahil kada taon, kailangang makipag-deal ni Dad sa mga ito. Makikipag-transact siya sa mga ito at kung magustuhan naman ni Dad ang proposal nila, magiging customer nila si Dad.
We owned one of the largest electronics company here in the Philippines, Electronics Manufacturing Corporation. Gumagawa kami ng chips at connectors ng charger ng cellphone, cameras, digital cameras, etc. Kaya marami ang gusto mang mag-endorse ng proposals nila sa amin, o di kaya ay bumili ng items namin ay alam nilang isa kami sa tinitingalang electronics manufacturer sa bansa. Bukod sa gateway na main branch namin, may mga subsidiaries din kami sa Cebu, Davao, Bulacan, Amerika, Japan, etc. Habang naglalakad kami sa red carpet, nagpa-flash naman ang mga cameras at kinukuha ang bawat galaw at paglakad namin sa venue. Sanay na kami sa ganito dahil maraming mga media ang gustong kumuha ng balita sa event na ito. Dad exposed us in this kind of business since then. Hindi naman talaga ako nakikinig sa event na ito. Makikinig na lang ako sa iba kong kakilala. I'll leave you two here. You can mingle with your friends, but please, be matured enough. Seryosong pakiusap ni Dad sa huli. Umupo muna kami ni Dane sa upuan kaharap ang round table bago sumagot ng oo. Umalis si Dad at nakipag-usap sa ilang Japanese businessmen na lumapit sa kanya. No signs of Dad now, salubong ang linya ng noo kong bumaling kay Dane na nakangisi. Adik, nakangising sabi ko habang pinapanood siyang nilalabas ang black PSP niya. Hey, kuya? Matatalo na kita. 50 points na lang ang lamang mo sakin. Mayabang niyang ani, sabay inon ang kanyang PSP. Umiling ako at pumangalumbaba, talagang sineseryoso mo yan, Dane, ha? Eh, kahit na malagpasan mo ang points kong yun, madali ko agad na mabawi iyon, nanunuya kong sabi. Umirap siya at sumimangot, bully, Dane Dan. Napalingon kami ni Dane sa padating na si Kill sa table namin. He's the only son of the Fontana. Their family runs a truck delivery business. Kung tama ako, nagpapadala sila ng mga abo na ginagamit sa isa sa mga kilalang mga planta ng kuryente sa Pilipinas. I bumped a fist on him. Musta, bro? Tanong ko, hinaturon ko siya ng tingin sa pag-upo niya sa tabi ko. Okay lang, matipid na sagot niya. Sinulyapan siya kay Dean na hindi maawat sa paglalaro ng PSP. He's busy, matabang nitong komento. I shrugged my shoulders. Yeah, kinda. Napailing na lang si Kill. Nga pala, pag-iiba nito. I'll be in essential for good. Pupunta ba kayo? Ako, pupunta. Napatingin kami bigla kay Dane na di man lang gumawang sumulyap sa amin. So, you'll leave NS? Your girl? I asked, wondering. He sighed deeply. Yeah, nag-usap na lang kami ni EJ tungkol sa mga kotse. We love to tackle those things. Guys things. Nagkakilala kami ni EJ dahil na rin sa malapit na kaibigan namin ang mga Fontana. Ang mom niya ang ninang ni Dane. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang batang babae na kasing ideran namin, ang biglang pumukaw ng atensyon ko. Tumutulong ang bawat kislap ng mga kamera para lumutang ang maputi niyang balat. Nangislap ang mga mata ko sa pagkatuwa. Damn, she's the girl in the red car. Napansin ko sa gilid ng aking paningin ang salubong na kilay ni EJ, samantalang si Dane ay walang paki. Ngumisi ako. Now this event won't be boring anymore because of that girl. Nagpaalam ako kina Dane at Kill. I said that I need to take a pee. Ngunit ang hindi nila alam, sinusundan ko na ang babaeng iyon. Nagmadali akong tinungo ang lugar kung saan siya tumigil sa paglalakad. Sa bawat paglalakad ko, nadidaanan ko ang ilang kilalang tao sa larangan ng business. As a gentleman, I greeted them warmly. Pero nakakairita, hindi kayo ang pinunta ko rito, yung babae. There she is, at last. Nakatayo siya sa harap ng nakapalibot na mayayamang tao sa kanya. Para makakuha ako ng impormasyon sa babaeng iyon, nagtanong-tanong ako, sa ilang kumpol ng tao nakakilala ko kung sino siya. Dan, pare. Okay, I can ask Francis about her. Matapos niya akong tawagin ay nakipag-high five ako sa kanya. Inakbayan niya ako at dinala sa table nila. Gusto ko sanang sundan ang tingin niyong babae, papansin naman itong Francis na ito. Nag-fake na lang ako ng ngisi nang mabanaag ko ang isang kumpol ng mga kaibigan kong nakangiti at galak na nakita ako. Anak sila ng mga kilalang tao rito. Kagaya ng madalas na nangyayari, nagkamustahan lang kami.
hindi rin maiiwasan ang kaabangan ng kung sino ang mas nakakaangat sa buhay. I'm so bored as always. Hanggang sa mapansin ko na lang na may sinusundan si Leo ng tingin. Nandito na naman ang mga Bautista. Bulong niya na puno ng pang-iintriga. Nagsalubong ang mga kilay ko. Sinundan ko ng tingin ang paningin niya. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko kung sino, yung babaeng bang yun ang tinutukoy niya. Bautista, tumango si Jess. Yip, Bautista, ang pamilyang pinagsisiksikan ang sarili nila sa mga kagaya natin, dahil palugi na ang negosyo nila. The leeches of the event. At sinundan niya iyon ng isang malademonyo niyang halakhak.